dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tentay. 65 years old na sa ngayon at tubong Dagupan, pero nakatira ko ngayon sa Fairview, Quezon City. Kasama ng aking pamilya. 2 years na akong subscriber ng Papa Dudut Stories at kamakailan ko naman na nadiskubre ang isang pang channel, ang Kaistorya. Halos everyday akong nakikinig ng mga tampok mong kwento tuwing gabi bago ako matulog. At ang pinaka-paborito kong pakinggan ay ang mga horror stories. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pero hindi kasi ako pinanganak na matatakutin. Pero nakaranas ako ng nakakarimarim at nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. At aaminin kong hindi ko pa rin makalimutan hanggang sa ngayon. Papa Dudut, matagal na itong nangyari bago mag-1980s. Kakakasal pa lang namin noon ng asawa kong si Delphine at nakatira pa kami noon sa Dagupan. Security officer ang mister ko habang ako naman ay nagtatrabaho bilang isang sekretary sa munisipyo ng Dagupan. Nakikitira lang din kami noon sa mga magulang ni Delphine at kasundo ko naman ang aking mga biyanan at in-laws. Samantala, bago ako pumasok sa trabaho ay gawain kong mamalengke muna para sa pamilya ko. Matatanda na rin kasi ang mga biyanan ko. Bukod sa ako na ang nagvo-volunteer noon kasi para makontrol ko ang budget. At dahil nga sa ako ang madalas na namamalengke, alam ko kung saan makakabili noon ang mga sariwang prutas, gulay, isda at karne. At pagdating sa karne, isang tindahan lang sa palengke ang binibilhang ko noon. Ang Manis Fresh Meat. Nang isa sa nagtitinda ay ang mismo may-ari na si Manny. Isa sa mga kinakagiliwang tindero sa palengke. Malakas kasi ang sense of humor nito at kapag nasa tindahan siya, para siyang stand-up comedian na nag-entertain at nag-aasikaso sa mga orders ng kanyang customers. Kaya nga marami siyang suki. Samantala, dinarayo din ang Manny's Fresh Meat dahil bukod sa abot kaya, ang mga tinitinda nilang karne noon ay talagang masasarap ang kanilang mga processed foods tulad ng tusino, tapa, hotdog, tapos nagtitinda din sila ng vegan longganisa at frozen bagnet. Bukod doon ay natatandaan ng mga tao ang kanilang mga products. Dahil sa catchy at medyo green o may halong kabastusan ang pangalan ng kanilang mga products. At isa nga sa mga products nila ay ang longgadog ni Manny. Bale, longganisa rin siya in a hotdog form. Katunayan ay parang si Manny ang nagpasimula ng terminong longgadog. Yun yatang pinakamabenta sa kanila kasi masarap naman talaga. Bukod sa marami itong varieties, may spicy, may savory, may manamis-namis at meron din silang vegan style longgadog. Sa kabilang banda, isa ko sa mga naging suki ni Manny at kinalaunan ay naging matalik na kaibigan. Katunayan, naging kumpare ko pa nga siya nang gawin ko siyang ninong sa bunsong anak namin ni Delphine. Mabait naman siya at napakagalante sa kanyang mga inaanak. At isa pa sa gusto kong katangian ni Manny ay ang mahal na mahal niya ang asawa niyang si Bering. Palagi niyang pinagmamalaki ang asawa kapag nagkakausap kami. Palagi rin silang magkasamang dalawa at parang hindi na nga mapaghihiwalay. Kahit sa kanilang tindahan sa palengke ay magkasama sila at paminsan-minsan ay naglalambingan pa nga kahit sa harap ng kanilang mga customers. Ngunit isang araw, laking gulat ko na lamang nang mamalengke ako at mapadaan sa Manny's Fresh Meat Shop. Si Manny lang ang nadatnan ko at hindi niya kasama si Vereen. Dahil sa curiosity ay naisipan ko magtanong. Paring Manny, bakit hindi mo kasama ngayon si Maring Vereen? First time ko yata kayong
nakita na hindi magkasama o sisa ko. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha ni Manny ang labis na kalungkutan. Nagkatampuhan lang kami ni Mrs. Kaya doon muna siya tumira sa bahay ng nanay niya sa kabilang barangay. Sagot niya sa akin. Agad naman ako nagpakita ng pakikisimpatya sa aking kumpare. Huwag ka mag-alala, magkakabati rin kayo ni Vering. Mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Ang sabi ko pa sa kanya. Sana'y magdilang anghel ka, Tentay. Malungkot na sagot sa akin ni Manny. Sa totoo lang ay first time ko siyang nakita na malungkot at tila walang energy. Napansin din ito ng iba niyang mga suki na kasabay kong bumibili. Gumingit niya si Manny pero nawala na ang mapagbiro niyang personality. At nagpatuloy yon ng ilang araw na malungkot si Manny at tanging mga tauhan at tendera niyang babae ang pinapasikaso niya ng mga customers. Hanggang sa sumabit ang ika-limang araw. Nagulat na lamang ako nang makitang sarado ang tindahan ni Manny nang mamalengke ako pasadong alas 10 ng umaga. Kaya naman napilitan akong bumili na lamang ng karne sa ibang meat shop. Papadudot na natiling sarado ang Manny's Fresh Meat Shop ng ilang araw. Iniisip ko na lamang na baka kinakailangan ni Manny at Vering na mag-break muna sa trabaho para magkaroon sila ng panahon para sa isa't isa. Naisip ko rin na pagkatapos ng tampuhan nilang mag-asawa ay naisipan nilang magbakasyon sa ibang lugar para muling pag-alabin ang kanilang pag-iibigan. Pero sa ikatlong araw ay nagulat ako nang makitang bukas ulit ang meat shop ni Manny. As usual ay dagsa ulit ang kanilang mga suki. Pero kapansin-pansin ang pagiging absent ni Manny at sa halip ay ang asawang si Vering ang nagtitinda at nag-aasikaso ng mga customers nila. Nasaan na si paring Manny, Mari? Tanong ko kay Vering. Nakita ko naman ang kaunting pagkataranta sa aking kumare pero agad din siyang sumagot. Umuwi muna sa Ilocos Sur si Manny. Bibisitahin daw niya yung biyenan ko. Eh may sakit daw eh. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Eh siya nga pala. Bati na ba kayo ni pare? Kasi naikwento niya sa akin na nagkatampuhan daw kayo. Ang sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman ang pag-aalinlangan ni Vering sa pagsagot sa tanong ko. Pero sa huli sumagot pa rin siya. Nagkabati na kami ng asawa ko, aniya. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita pa o nagkwento si Vering. Samantala ay napansin ko ang kakaibang longganisa na nakasabit sa harapan. Mare, anong klaseng longganisa to? Longgadog yan. Tipid na sagot ni Vering sa akin. Nagtaka naman ako. Ang nakasanayan kong longgadog ni Manny ay brownish. Pero ang nakasabit sa harapan ay medyo nangingitim na. Bagamat mabango naman siya kaya parang nakakatakam pa ring bilhin. Pepre, longgadog kasi yan. Kaya iba ang kulay. Sarili kong recipe yan. Masarap yan, Mari. Subukan mo. Pangiinganyo pa sa akin ni Vering. Sige, bigyan mo ko ng 1/4. Wika ko na lamang. Medyo nag-alinlangan pa nga ako kasi bagong flavor at hindi ko pa sure kung magugustuhan yon ng pamilya ko. Pero walang masama kung susubukan. Besides, mas mura ito kesa sa normal niyang longgadog kaya napabili ako. Tuwang-tuwa naman si Vering dahil ako raw ang buena mano sa bago nilang tinda kaya dinagdagan niya ng 2 guhit ang binili ko at libre na yon. Pagka-uwi ko sa bahay, Papa Dudot, ay agad kong niluto ang nasabing longgadog at iyon ang ginawa kong pananghalian ng pamilya ko. At laking gulat ko na napakasarap pala nito. Malinamnam at sakto sa anghang at malambot ang karne. Ganon din ang reaksyon ni na Delphine at ng biyanan ko at nag-request pa sila sa akin na bumili ng marami. Nakiusap pa sa akin ang asawa ko na bumalik agad sa meat shop dahil gusto niyang baunin yon pag duty niya sa trabaho mamayang gabi. Kaya naman pinagbigyan ko ang kahilingan ng asawa ko at bumalik ako sa Manny's Fresh Meat Shop. Maring Tentay, bumalik ka! Natutuwang wika ni Vering sa akin. Agad kong hinanap ang masarap na longgadog at napansin kong kumonti na lamang ito. Bilhin ko na lahat ng natitirang longgadog mo, ang sabi ko sa kanya. Masarap ba, Mari? Nakangiting wika ng asawa ni Manny sa akin. Oo, Mare, tamang-tama lang ang anghang at lasa niya. Malambot din ang karne. Nagustuhan ng asawa at biyanan ko kaya heto, napabili ulit ako. Kwento ko sa kanya.
Agad namang kinuha ni Vering ang lahat ng nakasabit na longga dog at tinimbang. Nasa 4 na kilo ito. Alam mo ba, yan din yung sabi sa akin ng mga suki ko kanina pagkabili ng bagong longga dog namin. Tulad mo ay bumalik sila para bumili ulit. Kwento pa ni Vering sa akin. Mamayang kaunti ay may isang customer ang lumapit sa shop at kinausap si Vering. Katulad ko ay bumili na ito kanina ng ilang perasong longga dog pero bumalik ulit para bumili pa ng marami. Agad na kinausap nito si Vering kung may natitira pang longga dog. Wala na, Aling Kunching. Nabili na ni Tentay lahat ng natitira kong longga dog. Aniya. Bumalik ka na lang bukas. Marami pa akong stock na peppery longga dog sa paggawaan namin. Dagdag pa ni Vering sa kanyang suki. Samantala agad ako nagbayad para sa binili kong 4 na kilong longga dog. At yun ang hinapunan namin. At tulad ng inaasahan ay gustong gusto namin ang pagkain yon. Sobrang nakakaadi kaya kinabukasan ay maaga akong pumunta sa meat shop para bumili ulit ng longga dog ni Manny. Pagdating sa palengke, agad kong napansin na wala na naman si Manny at ang asawa niyang si Vering ang namamahala ulit sa kanilang meat shop. Agad akong nakisiksik sa iba pang mga customers na gusto ring bumili ng longga dog. At dahil kakasweldo lamang noon ang asawa ko, naisipan ko nang bumili ng 5 kilo ng longga dog. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero nang mga panahong yun ay halos lahat yata sa lugar namin ay naa-addict na sa pagkain yon. At kahit siguro puro longga dog ang kainin namin maghapon ay ayos lang sa pamilya ko. Dahil maski sila ay naa-addict na rin sa lasa at sarap ng processed meat na yon. Ngunit Papa Dudut, simula nung kumain kami ng longga dog ay may kakaiba na kaming nararamdaman sa loob ng bahay. Nung una talaga ay hindi ko mawari kung ano ang problema. Pero parang bumigat ang pakiramdam namin sa loob ng bahay. Lalo na kapag nagagawi kami sa kusina at sa pwesto ng refrigerator. Dinaan naman namin yon sa biro ng biyanan ko na baka raw naka-high blood na kami dahil sa kakakain ng longga dog. At para mawala ang sama ng aming pakiramdam, bumili ako ng honey at mga bawang at inihalo ko ang 2 sangkap na yon para makabuo ng honey garlic syrup at noong panahon namin ay sagot daw sa problema sa alta presyon. At nag-decide na rin kami na maglaylo sa pagkain ng longga dog at karne para hindi na lumala ang masamang pakiramdam namin. Pero Papa Dudut, alam kong hindi alta presyon ang problema namin. Ramdam ko talaga na merong something sa loob ng bahay namin na hindi pangkaraniwan. Lalo na noong nagsimula na ang mga yabag at kalusko sa buong bahay na hindi namin alam kung saan ang gagaling. May mga naririnig na rin ako na tila paggalaw sa mga plato at kubyertos sa loob ng kusina. At may pagkakataon din na nakikita kong bumubukas ng kusa ang aming ref. Dahil doon ay ininspeksyon ko ang ref namin at inakala kong may problema ang rubber na nakadikit sa pinto ng ref kaya siguro ay bumubukas ito ng kusa. Kaya ang ginawa namin ni Delphine ay nilagyan namin ng maliit na lock. Nang sa ganon ay hindi na bumukas ng kusa ito at hindi tumaas ang bill namin sa kuryente. Pero Papa Dudut, hindi doon natapos ang nakakakilabot naming naramdaman. Dahil sa pagkalipas nang 2 araw ay may mga nakikita na akong anino na dumaraan at tila lumilibot sa bahay na siyang ikinaalerto ko. Lalo na noong gabi nang makarinig ako ng mga kaluskos at yabag na paakyat sa 2nd floor. Agad kong hinanda ang aking sarili at lumabas ako ng aking kwarto. Nasa trabaho noon si Delphine at tulog na ang mga anak, biyanan at ilang in-laws kung kasama sa bahay. Inakala ko na baka isa sa in-laws ko nang galing ang mga yabag pero paglabas ko ng aking kwarto ay wala akong nakita at sa halip ang sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin at madilim na paligid. Binuksan ko ang ilaw at nagpasya akong buwaba ng hangin. Doon ay muli kong binuksan ang ilaw ng kusina at sala. Wala naman akong nakitang kakaiba sa paligid. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa orasan noong 3:45 ng umaga. Akit na sana ako para bumalik sa aking kwarto nang biglang may sumitsit sa akin. Agad akong napalingon at nagulat ako sa aking nakita.
Sa tabi ng ref ay nakita ko ang kaibigan kong si Manny. Nakatayo, duguan, wakwak ang tiyan. Ang mga mata niya ay kasing puti ng aming ref. Pero kitang kita ko mga ugat sa kanyang mukha. Napapikit ako sa labis na takot. Pero noong dumilat ulit ako ay wala na ang aparisyon. Agad naman akong napatakbo sa itaas nang hindi ko pinapatay ang ilaw sa ibaba. At takot akong nagkulong sa aking kwarto. Naguguluhan ako kung totoo ba yung nakita ko. At bakit magpapakita sa akin si Manny ng ganon ang itsura? Maliban na lamang kung may nangyaring masama sa kanya. Kinaumagahan pagsikat ng araw ay naabutan ko ang aking biyana na nagluluto ng longgadog sa kusina habang kararating lang noon ang asawa ko mula sa kanyang graveyard duty bilang security officer. Nagkakape siya habang kumakain ng longsilog. Umupo naman ako sa tabi ng aking asawa. Bagsak na bagsak pa rin ang katawan dahil hindi ako nakatulog pagkatapos na nangyari sa akin kaninang madaling araw. May problema ka ba, Tentay? Mukhang bagsak ang buong katawan mo ngayon. Nag-aalalang wika sa akin ni Delphine. Baka naman mataas ang presyon ng dugo mo. Segunda naman ng aking biyanan. Kung ako sa iyo, magpa-check up ka na sa doktor mamaya para mabigyan ka na niya ng gamot sa high blood. Payo pa nito sa akin. Ayos lang po ako, Nay. Wala naman po akong sakit. Sagot ko naman sa aking biyanan. Hindi lang po maganda ang tulog ko ngayon. Dagdag ko pa. Mamayang kaunti inabutan na ako ng isang plato ng longsilog. Gutom lang yan. Kumain ka muna. Aya sa akin ang aking biyanan. Nagpasalamat naman ako sa pagkalapag niya ng plato sa harapan ko. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa kusina para ipagpatuloy naman ang pagluluto para naman sa baon ng mga anak ko. Papadudot dahil patuloy na rumirehistro sa utak ko ang operasyon ni Mang Manny ay nawalan ako ng gana sa longgadog. Bukod sa parang naaalarma ako dahil parang hindi na appetizing ang kulay. Nangingitim na kasi ang karne at para bang hindi sa karne ng baboy o baka nang galing ang longgadog. Pero nang pagmasdan ko ang aking asawa at mga in-laws na sarap sa pagkain ng longgadog ay napagpasyahan ko na rin kainin ang inihain sa akin ng aking biyanan. Samantala kinagabihan ay nagkaroon ako ng masamang panaginip habang natutulog. Nasa isang kwarto daw ako na parang kataya ng baboy. Nagkalat daw ang mga dugo sa sahig at sa pader. Tapos sa gitna ng isang mesa. Nasa ibabaw ay ang putol-putol na parte ng katawan ng tao. Siyempre nagimbal ako sa aking nakita at gusto kong lumabas ng kwarto na yon pero hindi ko raw makita ang exit door. Muli akong bumaling sa mesa kung saan ay nakapatong ang mga putol na katawan ng tao. Pero napukaw ang aking atensyon sa nakatalikod na putol na ulo malapit sa may kaldero. Sa panaginip ko ay umaagos daw ang napakaraming dugo sa naputol na ulo. Nagpa siya akong lapitan yon para alamin kung kanino ang pugot na yon. Nang makalapit ako ay dahan-dahan kong inangat ang ulo sa pamamagitan ng paghawa ko sa buhok nito. Papadudot nagimbal ako sa mga sumunod na eksena. Dahil nang iharap ko ang pugot na ulo ay napagtanto kung ulo pala yon ni Manny. Kaya nabitawang ko raw yon at napatras. Tapos ay biglang dumilat ang pugot na ulo at tumingin sa akin dahil doon ay nagsisigaw na raw ako sa sobrang takot. At yun nga, papadudot, nagising din ako sa aking bangungot. Pero agad na tumaas ang buong balahibo ko sa katawan nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Sigaw ko sa kumakatok sa labas. Pero hindi yon sumasagot. Dahil doon ay nagpa siya akong bumangon sa pag-aakalang baka biyanan ko o in-laws ko lamang ang kumakatok. Pero papadudot, pagbukas ko ng pinto ay wala akong nadatnan kundi ang madilim na labas. Sinilip ko ang ibang kwarto pero sarado ang mga pinto nila. Ibig sabihin ay tulog na ang mga kasama ko sa bahay. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng kaluskos at mga yabag na tila paakyat sa aming second floor. Natanaw ko mula sa dilim ang isang anino ng lalaki na paakyat pero mabagal ang kilos. Hindi nagtagal ay unti-unti kong napagtanto kung sino ang umaakyat. Si Manny duguan laylay ang mga bituka at laman loob. Palapit siya sa aking kwarto.
Dahil sa labis na takot ay agad kong sinarado ang pinto at nilak. Binuksan ko din ang lahat ng ilaw sa kwarto at makapigil hininga akong nag-abang sa pinto kung ito ba ay magpupumilit na pumasok sa aking kwarto o hindi. At tama nga ako ng hinala, papadudod, dahil biglang gumalaw ang doorknob na parabang pinipilit niyang buksan ang pinto mula sa labas. Manny, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpapakita sa akin ng ganyan ang itsura mo? Sigaw ko habang naguguluhan at natatakot sa mga nangyari. Tumigil ang paggalaw ng doorknob pagkatapos kong magsalita. Ngunit nakakakilabot ang katahimikang bumalot noon sa aking kwarto. Hanggang sa biglang namatay ang mga ilaw sa aking kwarto. Dahil doon ay nagpanik na ako. Ilang segundo siguro ang lumipas bago muling bumalik ang ilaw. Pero nang umilaw ulit ay laking gulat ko na nasa loob na ng kwarto ko si Manny. Nakakarimarim pa rin ang itsura nito habang may inuusal sa akin. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Maraming beses niyang binabanggit ang pangungusap na yon. Ano bang nangyayari sa'yo? Pinatay ka ba? Sinong pumatay sa'yo? Naguguluhan at natataranta kong wika sa kanya. Pero namatay ulit ang ilaw. Sa muling pagsindi ng ilaw ay wala na ulit ang aparisyon ni Manny. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako nakatulog sa kakaisip sa nangyari ng gabing yon. Hindi ko alam kung tama ba at totoo ba yung nakita ko o imahinasyon lang. May pagkakataon na naiisip ko na baka nababaliw na ako. Kaya kinaumagahan ay naabutan ko si Delphine na kararating lamang galing sa trabaho at ang biyanan kong nagluluto ng agahan. Dahan-dahan at matamlay akong umupo sa tapat ng hapagkainan katabi ang aking asawa. Siyempre, napansin ng asawa ko ang kakaibang kinikilos ko. Mukhang matamlay ka na naman ah. Ano bang problema mo, mahal ko? Nag-aalalang wika sa akin ni Delphine. Pero bago pa ako magsalita ay naghain na agad ang aking biyanan. Longga dog na may sinangag at itlog. Tapos ay mainit na tasa ng kape. Hindi na ako kumibo noon at sa halip ay nagsimulang kumain na lamang kasabay ng asawa ko at mga anak ko. Pero bigla ko napatras nang mapansin ko na ang longga dog na kinakain ko ay tila bituka na ng tao. Napasigaw ako dahil sa takot. Pero nang ibinalik ko ang aking paningin sa kinakain ko ay bumalik na ito sa dati nitong itsura. Isang ordinaryong longganisa hotdog. At doon ko na nga na-realize ang isang kahindik-hindik na posibilidad. Kaya dali-dali kong pinigilan ang pamilya ko sa pagkain ng kanilang almusal. Bakit, Tentay? Bakit mo ba kami pinipigilang kumain? Naiiritang wika ng aking biyanan. Yang longgadog na kinakain ninyo, karne yan mismo ni Manny, na ibulalas ko. Naguluhan ang lahat ng tao na nasa hapag. Anong ibig mong sabihin? Wika ni Delphine sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin pero ilang beses nang nagpaparamdam sa akin si Manny. Duguan, wakwak ang tiyan, labas ang lamang loob at pugot ang ulo. May kutob ako na pinatay si Manny kaya ilang araw na siyang wala sa tindahan niya, pag-amin ko. At ano naman ang kinalaman nito sa kinakain natin? Kompronta sa akin ang biyanan ko. Simula nung nawala si Manny, naglabas ng bagong variety ng longganisa ang asawa niyang si Vering. Napansin ko na noon na parang ibang karne ang ginamit sa paggawa ng longgadog na yan. Pero nainganyo akong bumili kasi mabango. Pero simula nang mag-uwi ako ng longgadog dito sa bahay, nagsimula nang makaramdam ako ng kababalaghan. Si Manny ang nagpaparamdam at nagpapakita siya sa akin. At parabang may gusto siyang sabihin sa akin. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Vering sa pagkawala ng asawa niya. At yung kinakain ninyo ay karniyan ng taog. Karniyan mismo ni Manny. Nasuka naman ang asawa at biyanan ko sa mga sinabi ko. Sigurado ka, Tentay? Nasusuka pa rin wika ng biyanan ko. Opo. Malakas ang kutob ko na nakakain tayo ng karne ng tao na ibulalas ko. Anong gagawin natin ngayon? Tanong naman sa akin ni Delphine. Paano natin mapapatunayan na karne nga ito ng tao? Dagdag pa niya. Dali-dali naman akong tumayo at lumabas ng bahay para pumunta sa palengke. Wala akong balak na mamalengke. Kundi para kumprontahin ang asawa ni Manny na si Vering. Pagdating sa Manny's Fresh Meat Shop ay tiyempong nadatnang ko si Bering
Nabala sa pag-aasikaso sa kanyang mga customers. Vering, nasan si Manny? Tanong ko sa kanya. Nasa Ilocos pa rin ang asawa ko, sagot niya sa akin. Ano, bibili ka ba ulit ng longgadog ni Manny? Yung longgadog na binibenta mo, karne ba yun ng tao? Diretsyang tanong ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ng asawa ni Manny. Nagulat din ang mga customers niya sa sinabi ko. Anong mga pinagsasasabi mo? Nababalo ka na ba, Mare? Tila patay mali siyang balik sa akin ni Vering. Nagpaparamdam at nagpapakita sa akin ang multo ng asawa mo. Alam kong pinatay siya dahil humihingi siya ng tulong sa akin. At palagi niyang ipinapahiwatig sa akin ang longgadog na binili ko sa meat shop ninyo. Natawa lamang si Vering sa sinabi ko. Baliw ka na talaga, Tentay. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, nasa nang asawa mo? Hamon ko sa kanya. Hindi ba sinabi ko nga sa iyo nasa Ilocos pa si Manny? Insist ni Vering sa akin. Bago naman ako magpatuloy sa pagsasalita ay kumuha ako ng isang pirasong longgadog at hinimay ko yon sa harapan ng kanyang customers. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit nangingitim na ang karneng nasa loob ng longganisang ito? At saka yung hugis at itsura ng karne. Suriin ninyong mabuti. Karne ba yan ng baboy o baka? Hindi. Malamang, kaya nangingitim kasi marinated ang mga karne. Buwelta sa akin ni Vering. At saka pepper longgadog ang variety nito, hindi ba? Kaya ganyan ang kulay kasi may paminta. Nakita ko namang nag-agree sa kanya ang kanyang mga suki. Tentay, wala kang patunay na karne ng tao tong longgadog na binibenta ko. Ngayon kung hindi ka titigil sa imahinasyon mo, kakalimutan kong magkumari tayo. Ide-demanda pa kita sa paninirang puri mo. Galit na wika niya sa akin. Sa huli ay wala akong nagawa kundi ang umuwi na lamang sa bahay at napahiya. Pero lahat ng karne na binili ko sa Manny's Fresh Meat Shop na nasa freezer kasama na ang ilang kilo pa ng longgadog na natira ay itinapong ko na sa basurahan. Bagamat wala akong patunay na gawa nga sa karne ng tao ang longgadog na kinain ko, hindi ko pa rin maiwasang mandirig dahil kutob ko ay nakakain ako ng karne na hindi dapat kainin ng tao. Samantala halos isang buwan akong hindi na malengke at sa halip, ang biyanan ko na lamang ang sumasalo ng aking responsibilidad. Pero isang umagay nagimbal na lamang ako na may binalita siya sa akin. Naipasarado ang Manny's Fresh Meat Shop dahil lumabas daw sa isang imbestigasyon. Sa sinagawang test na karne nga daw ng tao ang longgadog na tinitinda ni Vering. Ni-raid din ang bahay ng paggawaan ni Vering kung saan may nakita raw mga buto ng tao na pinaghihinala ang galing kay Manny. At makalipas ang ilang linggo ay lumabas nga sa test na kay Manny nga galing ang mga buto at karne niya na inihalo sa popular nilang longgadog. Sukang-sukang biyanan ko habang ikinikwento niya sa akin yon. Sino ang pumatay kay Manny? Tanong ko sa aking biyanan. Ayon sa nasagap kong chismis, si Vering daw ang pumatay sa asawa niya. Sagot sa akin ang biyanan ko. Selos daw ang pinagmula ng away. Itong si Manny kasi na balitang nakabuntis ng ibang babae. Ayun, sa sobrang galit ni Vering, pinatay niya ang asawa niya. At para walang ebidensya, chinap-chap niya si Manny, giniling ang karne at ginawang longganisa. Kwento pa niya. Samantala, kinabukasan ay nakumpirma kong totoo nga ang balita ng marinig ko sa local radio station ng tungkol sa longgadog na ginamitan ng giniling na karne ni Manny. At yun nga, papadudot, balitang balita sa buong lugar namin ang nangyari at halos lahat ng suki ni Manny ay sukang suka dahil sa binili nilang longgadog na human meat pala ang laman. Ewan ko lang kung naibalita ito sa buong bansa pero nang mga panahong yon ay usap-usapan talagang nangyaring yon sa bayan namin. At katunayan ay naging inspirasyon pa nga ito sa ilang mga horror movies na pinalabas noon. Papadudot, sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakakain ako ng karne ng tao. At kapag naalala ko ang kwentong ito ay naaawa ko kay Manny kasi brutal ang kanyang pagkamatay. Wala na akong balita kay Vering maliban na lamang sa nakulong ito at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ilang dekada na ang lumipas simula noon pero hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari. Siguro idadalhin ko na ang trauma na ito hanggang sa pagkamatay ko. Papadudot,
heto lamang ang maibabahagi kong kwento sa inyo. Sana'y mapili po ninyong itampok sa inyong mga programa sa YouTube. Muli, maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tentay. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.